Kumusta mga bata? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ang ating aralin sa health ay malusog na bata. Layunin. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang na ipakikita ang pag-unawa sa kahalagahan ng gabay pang nutrisyon at balanseng pagkain sa mabuting nutrisyon at kalusugan, na pahalagahan ang kalinisan para sa pagkakaroon ng malusog na pangangatawan, na ilalarawan ang malusog na bata. Ilagay sa loob ng robot ang mga katangian ng isang malusog na bata na nasa loob ng kahon. Ang mga salita sa loob ng kahon ay masayahin, mainitin ang ulo, maliksing kumilos, mabilis mag-isip, madaling mapagod, bibo, maingat, mabagal, mahiyain. Alin sa mga ito ang ilalagay natin sa loob ng robot? Ang mga katangian ng isang malusog na bata ay masayahin, bibo, maingat, maliksing kumilos, mabilis mag-isip, mahusay mga bata. Ang maayos na kalusugan ng tao ay nababatay sa wastong pagkain o nutrisyon. Nangangailangan ang katawan ng balanseng pagkain upang manatiling malusog. Piliin ang pangalan ng wastong pagkain na nakasulat sa loob ng kahon na makatutulong sa inyong kalusugan. Isulat sa iyong papel. Isda, mani, mais, gatas, itlog, keso, gulay, kape, manok, tinapay, soft drinks, lollipop, kanin, saging, tsokolate. Ang mga wastong pagkain na makakatulong sa ating kalusugan ay ang mga isda, mani, mais, gatas, itlog, keso, gulay, manok, tinapay, kanin, at saging. Magaling mga bata! Tuklasin. Basahin at unawain mabuti ang tula. Malusog ka ba? Si Martin at Endoy ay magkaklase. Simula ng magbakasyon ay di na sila magkatabi. Maliksi at malusog ang batang si Martin. Samantalang itong si Endoy ay mahina at sakitin. Sa pagkain ng gulay, itong si Pendoy ay kanyang inaayawan. Pati pagkain ng prutas ay di niya nakasanayan. Ehersisyo ay iniiwasan, kaya't katawan niya ay pinanghihinaan. Maiba naman itong si Martin. Gulay at prutas ay gustong kainin. Pag-inom ng gatas ay laging hiling. Ehersisyo ay gawi, kaya't tulog ay mahimbing. Sagutin ang mga tanong.
isulat ang sagot sa iyong papel. Ayon sa tula, paano mo ilalarawan ang pagkakaiba ng anyo at pangangatawan ng dalawang karakter sa tula? Number 2, sino ang gusto mong tularang bata? Bakit? Number 3, ikaw ba ay kumakain gaya ng kinakain ni Martin? Ano ang may tutulong ito sa ating katawan? Suriin. Ano ang kaibahan ng malusog at sakiting bata? Ang isang bata ay may tuturing na malusog kung siya ay maliksing gumalaw, mabilis mag-isip at hindi sakitin, malakas ang katawan at laging masigla. Upang maging malusog, kailangan kumain ng mga pagkain sagana sa nutrisyon. Samantalang kabaliktara naman ang batang sakitin, kadalasan ay nangihina at maging sakitin hanggang sa paglaki. Mahina ang pangangatawan, mahina ang memorya at nahihirapang intindihin ang leksyon sa klase. Gumuhit ng mansanas kung ang ipinapahayag sa pangungusap ay tungkol sa mabuting kalusugan. At lollipop naman kung hindi. Number 1. Palagi ang magugas ng kamay. Number 2. Nguyaing mabuti ang kinakain. Number 3. Mag-ehersisyo araw-araw. Number 4. Maglaro ng cellphone buong magdamag. Number 5. Uminom ng soft drinks araw-araw. Narito ang mga sagot. Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. At number 5. Very good! Lalangkat lang ng salitang tinutukoy. Ang batang kuwang ay maliksing kumilos, malakas ang pangangatawan, mabilis mag-isip at bibo. Ang sagot ay malusog. Gumuhit ng tatlong masustansyang pagkain. Ilagay sa oblong ang mga larawan at lagyan ng maikling description ang iginuhit na pagkain. Para naman sa tayahin, piliin ang letra ng tamang sagot. Number 1. Alin ang pagkain masustansya? Letter A, French fries. Letter B, soda. Letter C, ice cream. Letter D, kalabasa. Number 2. Alin ang masama sa katawan kapag sobra-sobra na ang kinakain? Letter A, manok. B, mangga. C, pakwan. D, candy. Number 3. Ang batang kumakain ng masustansyang pagkain ay magiging A, payat. B, malusog. C, malnutrisyon. D, masakitin.
Number 4. Alin ang dapat gawin para mapanatiling malakas at laging aktibo ang katawan? A. Kumain ng marami. B. Manood ng telebisyon. C. Mag-skipping rope. Letter D. Maglaro ng cellphone. Number 5. Ang tawag sa wastong pagkain na nakabubuti sa ating katawan ay A. Kalusugan. B. Lakas. C. Malnutrition. D. Nutrition. Narito ang mga sagot. Number 1. D. Kalabasa. Number 2. D. Candy. Number 3. D. Malusog. Number 4. C. Skipping rope. Number 5. D. Nutrition. Mahusay mga bata. Para sa karagdagang gawain, gumuhit sa iyong papel ng isang malusog na bata. Sana ay marami kayong natutunan sa ating araling ngayon. Huwag kalilimutang i-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell. Thank you!